Food Explorers, meron tayong bagong discovery dito sa Tanay Rizal. At ipagluluto ko kayo ng dalawang dishes gamit ang kanilang mga fresh na fresh ingredients para sa inyong farm-to-table experience. Gising-gising inspired yung dish na gagawin natin. Siyempre, bibida natin yung mga produce nila dito sa farm. Yung kanilang duck, siyempre, yung kanilang basil. Delikado to, chef. Baka maubos ang pato ko dito. Bibisita rin tayo sa bahay ng ating kapuso star na si Mariel Pamintuan at paandaran niya tayo ng kanyang baking skills. Pag ibabasa natin sa totoong fruits, hindi naman kasi perfect yung shape niya. So, okay lang na medyo may hindi patay-patay na ang doon. Totoo yun. Tara na't magkape. Ngayon lang po talaga ako nakarinig na ang kape ay galing Sultan Kudarat. Ooh! Good news! Hindi nyo na kailangan pumunta ng Pangasinan para tikman ang mga authentic Pangasinense delicacy dahil sa Quezon City, pwedeng-pwede tayong mag-food trip sa mga Antila bigger-bigger restaurant. Yes, so, mga kapuso! So ito po ang ating mga pagkain. We wanted it to be open lang because we didn't want to lose the ambience of the farm. If that's why it's high ceiling. Apo. Then open design lang siya. Pero ang ganda lang kasi ng location. For me kasi perfect yung spot niya. Mm-hmm. Na hindi niya na ba-block yung any landscape dito na magiging attraction ng farm niyo. And even yung paligid. Mm-hmm. Was it really the intention? Initially, no, to be honest. No, nagkataon lang na nakachamba ko. Yes, nakachamba na. Not too far from the road, not too near from the road. Same with the ilog. Parang siyang nasa gitna. Okay. And then, so when we have produce also na dadali nila for sorting, it's the middle way. Sa lahat. Oh. Yeah. Actually, after ako nag-graduate, hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, kung mag-aartista ba ako uli. Hindi pa ako decided. So, nalaman ko lang through a friend yung fondant making. So, artistic kasi ako eh. Gusto ko yung nag-create ako. Crafty ako eh. And so, trinay ko. Dun ako naging interested sa baking dahil sa fondant making. Hello, chef. So, ngayon po, gagawa tayo ng moist chocolate fudge cupcakes. Wow! So, so let's start na? With the dry ingredients. Okay. First, yung flour po muna. This is for a dozen of cupcakes lang. Okay. Mukhang subok mo na tong recipe na to ah. One cup of flour. Alright. And then isift natin. Sisift natin. And then one cup ng sugar. Sugar. Tapos po, half cup ng cocoa. Okay. Dito na lang din, chef. Yeah, sure. No problem. Ayan, tansya. Actually, for this recipe naman kasi, hindi siya ganun ka-critical. Opo. Mm-mm. Unlike, yes, madali lang. Yes. Unless you're siguro using recipes for more advanced cakes, mm-mm, or pastries. Yes. Yun kailangan talagang to the T's and dots na fa-follow natin. Baking powder po, okay. 1 teaspoon. Baking soda, 1 half. And ito po, 1/2 teaspoon ng salt. Salt, okay. And then, 1/2 teaspoon of coffee. Mmm! Mm-mm. Para mas ma-intensify yung, yes, chocolate flavor. Mm-mm. Nice. So, we're using just instant coffee powder, ano? Yes po. Alright. And then, for the wet ingredients. Okay. Yes, 1/2 cup oil, 1/2 cup water, and 1/2 cup ng milk. Okay. Meron pa palang vanilla extract. Okay. 1 teaspoon din po. And then, yung ating eggs. And then, imimix na po natin. Okay. So, yung laman ng kada container, sukat din natin, ah. Opo.
So we're baking it at 100? Yes po. For 15 minutes po. Okay. So habang niluluto natin yung ating cupcakes, eh ito, papakitaan mo kami yung iyong fondant. Yes. Fondant art. Yes. Alright. So ito po, I will use my bare hands po, pero make sure your hands are clean. Of course, yes. So ito po, gagawin natin yung base nung cupcake toppers. Mm-hmm. So ano tong component nitong ginagawa natin? This is made with powdered sugar, okay, and glucose. Okay. So yun po yung fondant natin. And then egg whites. Egg whites, yeah. Mm-hmm. So ini-knead lang natin yan hanggang maging smooth. Yes po. Okay. And then gawa tayo ng base. Maganda kasi sa pag-ibabasa natin sa totoong fruits, hindi naman kasi perfect yung shape niya. So, mm-hmm, okay lang na medyo may hindi patay-patay na angle. Totoo yun! Maganda, Chef. Tama yan. Ganda! Perfect. So ito, na-rest na natin yung ating cake. So yes, kailangan talaga from the oven, hindi mo muna siya i-decorate agad-agad. I-rest muna natin. Palamigin po muna natin siya. Okay. So ngayon malamig na siya, pwede na natin siyang lagyan ng toppers. And we have here yung ganache. Ganache, okay. Okay. Kailangan tikman natin to, di ba? Strawberry ko na ginawa. Yes. Cheers. Cheers. Hindi ko na ito. Masarap pala, Chef, pag may strawberry. Mm, di ba? Yung Mm-mm. fresh strawberry. Mm-mm. I think, bakit mag-work yan is because yung konting asim nung strawberry Mm-mm. cuts through the richness ng chocolate. So, yes. Sarap. Ang gusto ko dun sa pinaka-cupcake mo, hindi ganun katamis. Mm-mm. So when you bite into the fondant na gawa sa sugar, hindi siya nakakaumay. Mm-mm. Okay. Very nice. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit patok yung negosyo mo na to. For our dish, syempre bibida natin yung mga produce nila dito sa farm. Pinakabida, yung kanilang duck. Syempre, yung tanim mismo ni Ma'am Tenten, yung kanilang basil. Unusual combination, pero feeling ko naman mag-work yan eh. So, we're preparing yung ating aromatics, yung ating luya, yung ating kamatis, syempre yung ating sibuyas. Since ready na yung mga ingredients natin, pwede tayo magluto. So, we start off, heat natin yung ating pan, tapos sear na natin yung ating karne. Maganda na yung pagkakabrown ng ating ducks. Pwede na natin lagay yung ating aromatics. And of course, season natin yan ng salt. Pero gagamitin natin yung isa sa mga produkto ni Ma'am Tenten tsaka dito sa TL Farms. Meron sila ditong Silly Time, which is basically Himalayan salt tapos dehydrated na sili. Perfect na perfect pa ng plato. Add in, turmeric. Eto pa, sa pang-maangas. Yung kanilang chili sauce dito, yung olive oil. What I like about this product is, mas buo-buo yung chili garlic. And yun nga, may sarili silang timpla na I don't think natikman ko na sa ibang mga produkto. Pepper as well. And some sugar. So we'll add in yung ating basil.
And then finally, yung coconut cream natin. So pag medyo kumulo na to, adjust lang natin yung seasoning. Then tuloy-tuloy lang natin, hayaan natin lumambot yung pato. Pwede na tayo mag-serve. So ito na yung ating fried basil. Hot oil, dip lang natin yung stem muna. Crunchy. Tapos very mild na yung basil flavor niya. Perfect. Nag-start po siya nung 2019 talaga. Tapos ang unang name talaga niya is Kuya Chris. Bigat-bigat po. Hindi naman ako part nito talaga eh. So talagang customer lang ako. Tapos doon nag-start na parang halos every week na ako andito. Hanggang sa na-meet ko si Norman. Kuya Norman. Ayun. Tapos nagkausap kami. Tapos nag-suggest na ako nung time na sabi ko parang ba't walang mga coffee, ganyan. Tapos ang sabi niya sa akin, ba't di ka magtayo ng coffee dito? Hmm. Sabi ko, pwede ba? Sabi niya, sige, mag-usap tayo. Tapos yun. After a week lang, may coffee na ako dito, tapos steak. In short, nung nag-start kami, parang lahat, may kanya-kanyang products. Pero hindi kami isa bilang Mangantila. Hmm. So ngayon kasi Mangantila restaurant. Yes, so, mga kapuso. So ito po ang ating mga pagkain. Bulalo, hindi pwedeng mawala para sa tagulan. So, ito po yung ano namin, Alaminos longganisa. Kung familiar po kayo, ito po yung longganisa na may parang toothpick mystic po. Ayan. Kilala po yan sa Mangasinan po. Tsaka ito po yung pinakbet or pakbet po ng ano namin, Mangantila. Usually po talaga ginagamit namin bagoong, pero ngayon po kasi ang ginagamit namin is alamang na talaga. Ito, gawa po nung sang ano namin, cook namin. Ang story nito, di ba, hindi naman siyang sadyang ginaya. Mm-hmm. Inspired lang. Tinry lang, tapos nung pagtikim natin, parang, uy, same ng lasa ng ano ah. Ayan, yung difference po nito kasi nagdag po kami ng chicken liver po. So, hindi lang po siya bituka, tsaka tenga. So, mas malasa po talaga siya. Original po talaga sa Pangasinan. Kambing po talaga. Dito kasi mahirap po talaga kumuha ng mga laman-loob po ng kambing. So, dito, at tsaka hindi po sanay yung mga from Manila na yung laman-loob po ng kami. So ginawa namin, laman-loob ng baka na lang po yung sinaserve po. So ayan po, follow nyo po yung Mangantila Restaurant. Same lang po sa IG and Facebook, Mangantila Restaurant. Tapos syempre ako po, Chris Viray sa IG and Facebook. Then yan po, abangan nyo po yung mga upcoming na serye po namin with Gabby Concepcion at Marian Rivera for the next year. Try nyo na sa restaurant namin. Dito lang yan sa Scout Torillo. And of course, nako, subaybayan niya po. Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Gabi-gabi po yan. Ngayon ko lang nalaman na pag bata-bata pa pala or medyo mura pa yung palang or winged bean or sigarilyas, hindi mo kailangang linisin yung parang tinatanggal dito na parang balahibo or parang thread. Ayan o. Galing. So, dulo lang yung nililinis natin. So, ngayon, ginagawa natin is, kinuha lang natin yung mga fresh ingredients dito sa farm. Prepare na muna natin yung ating aromatics. So, panggigisa natin dito, syempre yung ating bawang. Then, yung ating sibuyas. Since mainit na yung ating pan, lagay lang tayo ng mantika. Yung ating tinapa flakes. Tapos ihabol na natin yung ating pangisa.
ating gatas. Season lang natin yan ng konting salt, pepper, pang-balanse, syempre, sukal. And konting angas, sili. So habang inaantay natin kumulo yung ating pinaka-sauce, yung ating gata, pwede na nating slice yung ating mga gulay. Ako personally, ito yung gusto kong consistency kasi pag nilagay na natin yung mga gulay, magtutubig pa yan. So, depende na lang. Kung gusto ninyong mas malabnaw yung pinakasabaw niya, pwede nyong isabay-sabay na yan lahat. Dahil medyo mas mabilis maluto yung ating kangkong, yun yung ating ihuhuli. And of course, more angas para talagang gigising ka. Sikap tayo ng green na sili. So at this point, luto na siya. So papatayin na natin yung apoy. Tatakpan ko lang para mas lumabas pa yung katas niya. Pwede na tayo mag-serve. Mga sirs, tayo po'y magsalo-salo. Thank you. Yan po yung ating basil duck. Kakamayin ko na lang, chef. Oo nga po, ako hindi na magkakon. Kapit pa. Kamas na naman po. Masarap. Delikado to, chef. Baka maubos ang pato ko dito. Kayo, sir, pag nagkakapay kayo ng pato, anong usual na luto? Kaldereta? Ginataang adobo. Usual dito sa area. Masarap din. Yeah. Kung gusto ko pa ng kanin. Ganda ng kanin yung sara. Swak lang yung blend niya. Matamis-tamis. Yeah. Konting spice ang hang. Yeah. Panalo. Andito na tayo sa ultimate tagpuan pagdating sa Kapihan with a View. Nakapag-chillax na ba kayo dito sa Tagpuan Cafe and Bistro? Kung hindi ba, where have you been? Sir Albert, very interesting. Kasi usually, pag sinabi natin kape, Batangas, Sagada, Cavite, Kalinga, di ba? Yes, yes, sir. Pero ngayon lang po talaga ako nakarinig na ang kape ay galing Sultan Kudarat. Yes. Totoo po yan? Yes, po. Paano nyo naman na-source? Paano nyo nabalitaan? Paano nyo nalaman na may masarap na kape sa Sultan Kudarat? Meron po kasing nag-offer sa amin na maliit na store. Okay. Na which is nagustuhan naman po ng aming boss na tinikman niya naman na binigyan siya ng konting sample. So nung nagpa-sample po sa inyo, anong kakaiba? Anong bakit napili ninyo na ito na yung the best coffee na i-offer namin sa aming coffee shop? Nagustuhan po ng boss namin yung amoy niya. Aroma. Kinang aroma niya. Actually, oo nga eh. Parami na pong nag-offer sa amin ng iba't ibang klase ng coffee, pero ito po yung nagustuhan niya. Sultan Kudarat po talaga. Ang una ko naiisip nung nakita ko yung beans, is kamukha siya ng parang Vietnamese coffee. Yes. Tapos yung sinasabi niyong aroma. Oo nga eh. Ang angas. Arabica po bang Sultan Kudarat? Yes po. Arabica, okay. So, medyo mild yung lasa nito. Dark roast. Dark roast pa. So, mild siya, pero dahil dark roast, yes. Matapang na matapang ang sa lasa nito. Sa kada grind po niya, na-smell niya po talaga yung pinakakamoy niya. Okay, so ito po yung inyong bestseller. Ano yes, po pangalan nito, sir? Barista's Best po. Barista's Best? So, parang may yes. So, ito po ay ilang shots po ng espresso? One shot lang po. One shot lang siya. Tapos may milk or cream? May milk na po siya kasama. Okay. Ooh. Solid. Naglalaban po dyan yung lasa ng pait niya, tsaka yung konting tamis. Yung, ang gusto ko sa kanya, yung pait niya,
bumabalot dun sa buong bibig mo eh. Dumidikit pa sa bibig. Tsaka nagsasabay yung kanya, yung bango nung gatas na gamit ninyo. Parang perfect, perfect na match talaga siya. Mukhang panalong-panalo yung view nyo rin dito, ano? Chill na chill. Mm. Chill na chill. Lalo po sa umaga, meron po siyang konting pag... Tapos, syempre, I'm sure hindi lang kape yung ino-offer nyo dito. Opo. Yung mga pizza po kami, pasta. Ano po kayo ba sa pizza ninyo? Kami po ang mismong gumagawa po ng dough. Saan nyo po siya niluluto? Sa Pugon po. Wow! May paandar, ha? Pepperonata pizza po. Pepperonata pizza. Yes, sir. Shawarma pizza. Yun, no? Cheese. Yun eh, cheese pool eh. Ay, alam mo namang ako lang yung tingi-tingi sa tayo dyan, syempre. Oh, cheers! Cheers! Ito, Sir Lloyd, never pa ako nakakapagluto nito. Ito po yung semani na manok. Yes. Ano ba to, sir? Ito ba yung direksyon ng farm ninyo na mag-alaga ng mga medyo high-valued na mga lahi kagaya nito? For hobby lang. Hobby for lang. Fun lang. At okay. Least yung mga visitor rin, mag-enjoy rin makita. Okay. Mahal lang si Manny. Medyo. May presyo talaga siya, di ba? It's a, well, one delicacy. Marami ring mga beliefs na nakadikit dito sa manok na to. Mm-hmm. Pero sa inyo naman po, anong purpose? Magandang tignan. Kakaiba. Kakaiba. So, di ba? Kakaiba. Yes. That's why we have the Semani. We also have the Brahmas. Okay. Yung, at least pag may pupunta, may kids, they also enjoy seeing that. No? Pagpasok niya dito, I don't know, winelcome ba kayo? Yun no, nga po eh. Kasi for a priced chicken, mawiwirdohan ka kasi pagpasok mo sa TL Farm, kasama isa ito dun sa mga entourage. Welcome. Oo, nag-welcome eh. Ito yung mga parang, teka, di ba mamahalin to? Dapat nakakulong to, may special area lang. Pero hindi, free range sila dito. So, ang galing lang nung concept na, okay, mahal siya, pero you get to live your life. Parang ganun yung purpose eh, no? Astig, pero sir, kayo, pag kayo naman po yung napunta dito sa farm ninyo, ano naman po yung purpose ninyo? I mean, what's really the story behind TL Farm? Getting out of the city, probably that's for us, no? Opo. And then in terms of what we're doing, giving back to the community. Yes. Yung farmers natin, of course, special place in our hearts kasi yes. No matter what we have, kung wala naman sila, wala kang hindi mag-work, di ba? We hear a lot of, you know, gratefulness from them also na meron silang mapagkukunan, yeah. Especially in a place na this far from the city. Pero may sistema po ba kayong sinusunod dito in rotating? Yes, we do rotations. And then we also, sometimes, pag nakita mo yung sa harapan na hindi pa natin sinusundan kaagad, mm-hmm. We let also the soil rest. Maganda pa. And then we add yung mga bagong organics, yes. to reinvigorate, yes, the soil. You sound as if matagal nyo na po siyang ginagawa. Tama po ba yung impression ko? No. Was it a hard transition? I think so. Most importantly, I think dapat you should never give up. Okay. I mean, believe me, right now you see a lot na parang ang ganda. But merong mga times na... Mahirap talaga. Pangit talaga yung... Opo. Alam mo yung matsitsempohan ka. Yeah. Sometimes magandang maganda and then weather comes, uubusin yes. ka. So you have to be persistent na ito gusto ko, sige lang, bangon lang.